drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Nandito ako ngayon sa ano, sa trabaho. Init, mainit dito. Tapos, yan, kita niya yan. Nalimutan ko pala mag-video. Pupunta sana ako sa gym today. Pero, hindi na lang. Yan, nandito na nabasok na oras dito. Hi guys. Today is Sunday. Nakakalungkot. Alam mo yun. Gusto ko lang sabihin na mahirap talaga yung malayo ka sa pamilya mo tapos nag-iisa ka lang. Ang masakit pa nito, yung ikaw lahat yung inaasahan nila. Pero wala kang maibigay, alam niyo yun. Kasi syempre ngayon pandemic, diba? Paano mo nga pala matutulungan kung pandemic, wala kang trabaho? Pero gumagawa ka ng paraan, magkaroon ka ng part-time. Pero kulang pa eh. Yung pambayad ng ano mo, bahay mo. Kung normal na ano, nasahod mo yung hindi pa nagpapandemic, nagkakaroon ng coronavirus. Kung sasahod ka ng $2,000 a month, doon magbabayad ka ng $800 for rent. Bayad sa insurance ng sasakyan mo. Usually, may matitira ka. Papadala ka ng pera sa Pilipinas, like just about 500 dollars. Ano pa yung matitira sa iyo, 'di ba? Tapos minsan may emergency. Wala kang maibigay. Para bang ang hirap na ano. Sana wini-wish ko na sana may pamilya ako dito kasama ko. Yung katulong ko. Para dalawa kami, pero mag-isa. Yun lang, lungkot ng buhay kapag mag-isa ka na nagpo-provide ng family mo. Tapos magsasabi sila sa iyo ng pera. Lalo na ngayon, may bagyo na Ulysses. Ang gagawin mo na lang, pa nag-message sila, i-ignore mo. Kasi, alam mo yun, wala kang magawa eh. Hindi mo pa sahuran. May ilan na sinasabi, minsan masakit para sa akin. Minsan, ay, nasa abroad yan, mapera yan. Sana nga talaga yung mama na ko may pera ko. Sabihin na tagal mo nasa abroad, wala kang naipon. Hindi naman lahat na nag-abroad ng palad, hindi lahat ng swerte na meron sila. Ay, may swerte ka din. Swerte mo kung maswerte ka. Yun lang, yung thought ko dun sa ang sakit. Nakatulad na ngayon, may kalamitan sa Pilipinas. Pero hindi ka makapagpadala kasi intay mo pa yung sahod mo. Alam mo yun, yung ilang months na totally lockdown, wala akong trabaho. Pero patuloy ka nagpapadala sa kanila. Pero ngayon, syempre, wala na. So, magtitiis na lang ako. Maghintay na lang ako ng sahod. At ignore ko na lang yung mga message nila. Kasi, wala akong magawa eh. Ramdam nyo ba yun? Ang hirap. Ang hirap. Ng buhay. Minsan parang, hindi mo na. Talagang ganun. Yun lang. Sana, yung wini-wish ko na sana one day, na kahit isa mo lang sa family ko,
madala ko dito para katulong ko. Kasi yung iba, oo, aminin ko na ingit ako sa iba kasi meron silang katulong magpo-provide ng kanilang family. Wala akong maipon dito. Siyempre, yun. Yun naman talaga, tayo kaya nandito para provide yung family natin. Pero minsan, di ba, meron dumadaan din naman tayo sa mga problema, sa mga pagsubok sa buhay. Hindi lahat ng araw, swerte tayo. Hindi ng buwan, ng taon. Dumadaan din tayo sa pagsubok. Na minsan, tumatagal pa ng taon. Pero alam ko, hindi ako give up. Magsisikap ako para sa pamilya ko. Para sa pagtatid. Oo, marami akong mistake. Marami akong, alam mo yun. Pero, nandito pa rin ako. Lumalaban. Kaya sa mga OFW na tulad ko, sana lakasan nyo ang loob nyo. Lakasan nyo lang, magtiwala lang kayo. Dahil darating at darating din yung time na malalampasan nyo to. Proud ako sa mga nagtatrabaho sa bahay kasi malakas ang loob nila para lang mapasaya or matupad yung ginhawa ng kanilang pamilya. At sa mga pamilya ng mga OFW na yung iba na walang maipadala, magintay lang kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi tulad nyo na yung pamilya nyo na sa ibang bansa, mayroong times na kahit hindi ka na makakain, mabigyan mo lang yung pamilya mo sa Pilipinas. Yun yun eh. Minsan tinitipid mo yung sarili mo kasi kailangan mo. Yung mga kasamahan mo, mayroon silang may bag sila na ganito, may sapatos, may damit. Pero ikaw wala, hindi ka makabili. Yun yun. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Na tulad ko, ngayon dumadanas ako ng mga pagsubok sa buhay. Hindi ako susuko at magsisikap pa rin ako. Siguro naman, hindi naman huli ang lahat. Araw-araw, may pag-asa. Parang ganyan din yung buhay natin. Basta, magtiwala lang kayo kay God. At sa mga tao sa Pilipinas na dumaranas na yung kalamidad, life must go on. Mag-start ulit tayo. Makakaraos din. Ang mga pagsubok dumating, hindi lang yan dumating. Yan ay yung mga pagsubok na nagpapalakas sa atin. Na kaya natin na bumangon para sa ating pamilya. At ganun para sa sarili natin. Mag-ingat kayo. At sana po, supportan nyo ako sa YouTube channel ko. Ginagawa ko to para sa pamilya ko. Dagdag tulong din. Thank you for watching and ingat po kayong lahat. Bye. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing.